Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukon. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigan mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigan mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kaiyahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinuberin, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang namamahala ng bahay panuluyan, at sinabi, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo.